Ang uric acid ay isang natural waste mula sa pagtunaw ng mga pagkain na naglalaman ng purine. Karaniwang sinasala ng iyong katawan ng uric acid sa pamamagitan ng iyong kidneys at sa ihi. Kung masyado kang kumakain ng purine sa iyong diet o kung hindi mapupuksa ng iyong katawan ang byproduct na ito ng sapat na mabilis, maaaring maipon ang uric acid sa iyong dugo. Kapag masyadong maraming uric acid sa katawan, maaari itong bumuo ng mga urate crystal sa kasukasuan. Karaniwang may kaugnayan sa gout ang pamumuo ng mga urate crystal na nagdudulot ng pananakit, pamumula at pamamaga. Maaari din itong magdulot ng paninigas na nagpapahirap sa paggalaw ng mga taong inaatake ng gout. Narito ang halamang gamot na makakatulong sa pagpapababa ng uric acid at pangangasiwa ng gout. Number 1, Luya. Isa ang luya o ginger sa mga halamang gamot na ginagamit na mula noong unang panahon bilang gamot sa maraming karamdaman, isa na rito ang gout. Pagdating sa paggamit ng luya, maaari itong kainin ng hilaw nang walang kasamang iba. Gayunpaman, maaaring matapang masyado ang lasa nito para sa ilan. Maaari din itong gamitin sa pagluluto o ibabad sa mainit na tubig para inumin bilang tsaa. Number 2, Celery. Kilala ang celery bilang mabisang alternatibong gamot para sa pagpapababa ng uric acid sa katawan. Upang gamitin ang celery bilang halamang gamot sa uric acid, maaari itong kainin ng hilaw bilang masarap na merienda. Pwede ring ihalo sa iba pang pagkain. Bukod sa nagpapababa ng uric acid sa katawan, ang celery ay may taglay ng maraming fiber, vitamin A, vitamin K at vitamin C, pati na rin ang folate at potassium. Ito ang dahilan kung bakit maganda itong idagdag sa diet. Number 3, pansit-pansitan. Mayroong analgesic properties ang pansit-pansitan na nakakatulong upang maibsan ang pamamaga na dulot ng gout. Isa rin sa benepisyo nito ang pagpapababa ng uric acid sa katawan. Pinakakaraniwang ginagamit na gamot sa arthritis at gout ang pansit-pansitan at mabisang lunas para sa mga karamdamang ito. Nangangahulugang bukod sa tulong nito upang maibsan ang pananakit dahil sa gout, nakakatulong din ito upang maiwasan muli itong mangyari. Ito ang dahilan kung bakit isa sa pinakakilalang halamang gamot sa uric acid ang pansit-pansitan. Kilalang ligtas na kainin at gamitin ang pansit-pansitan, kaya walang problema kung nais itong gamitin bilang halamang gamot sa uric acid. Siguraduhin lamang na hugasan ito bago kainin. Number 4, Kape. Natuklasan ng mga scientist na parehong nakakatulong sa pagpapababa ng uric acid ang caffeinated at decaffeinated na kape. Nangangahulugang maaaring makatulong sa pag-iwas sa gout ang pag-inom ng kape araw-araw. Bukod sa paggamit ng mga halamang gamot na ito, mahalagang tandaan na nakakatulong din sa pag-iwas sa gout ang pagbabago ng diet at lifestyle. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa purine, bumababa rin ang tsansa ng pag-atake ng gout sa hinaharap. Number 5, Cherries. Ang cherry ay isa pang mahusay na herbal para sa uric acid. Natuklasan ng mga pag-aaral na isinasagawa ng mga pasyente ng gout na ang mga kumakain ng cherry ay may mas kaunting pag-atake ng gout at sa pangkahalatan ay mas mababa ang antas ng uric acid kumpara sa mga hindi kumakain ng cherry. Gayunpaman, wala pang makabulhang siyentipikong pag-aaral na sumusubok sa mga epekto ng cherries sa mga antas ng uric acid sa katawan. Sa kabila nito, ang pagkain ng mga cherry ay hindi nakakapinsala at maraming mga pasyente ng gout ang nagulat sa pangkahalata ng mga positibong resulta kapag nagsimula silang kumain ng mga cherry upang gamutin ang kanilang gout. Number 6, Calamansi. Dahil sa mataas sa vitamin C at antioxidants ang calamansi, natutulungan ito na mabawasan ang pamamaga at mapababa ang uric acid. Ang calamansi ay nakakatulong para mailabas ang mga toxins sa ating katawan at pinapalakas ang immunity para labanan ang iba't ibang infection. Number 7, Lemon Juice. Ang lemon juice ay pinasisigla ang pagbuo ng calcium carbonate na inilabas ng pankreas at tumutulong sa pag-alkalize ng dugo at ihi, pag-neutralize ng mga acid tulad ng uric acid. Number 8, Parsley. Dahil sa diuretic effect ng parsley, ito ay nakakatulong na mapadalas ang pag-ihi na maaaring ilabas ang sobra-sobrang uric acid sa katawan. Maaari itong i-blend at inumin araw-araw. Number 9, Malunggay. Ang malunggay ay mabisa at natural na gamot para sa uric acid dahil ito ay naglalaman ng active compound na tinatawag na flavonoids at alkaloid. Mataas rin sa anti-inflammatory ang malunggay at ito ay magsisilbing natural na pain reliever para sa sakit na uric acid. Number 10, Dahon ng Bayabas. Ang katas ng dahon ng bayabas ay malaki ang pakinabang para makontrol at mabawasan ang uric acid level sa dugo.
pagpapakuluan lamang ito at inumin araw-araw. Number 11, saging. Ang saging sa katamtaman ay maaaring makatulong na maiwasan ang gout dahil naglalaman ng mga ito ng mataas ng antas ng potassium, isang mineral na kailangan ng iyong mga organs upang gumana ng maayos kabilang ang iyong kidneys. Ang saging ay naglalaman din ng isang disenteng dami ng fiber na maaaring makatulong sa pag-alis ng uric acid sa katawan. Dapat sapat na ang isang saging bawat araw para umanin ang anumang benepisyong inaalok nito. Iwasan lamang ang pagkain ng masyadong marami dahil naglalaman ang mga ito ng fructose na maaaring mag-trigger ng gout. Number 12, red wine. Sa halip na bira ang inumin, napag-alamang may mga mabubuting epekto ang pag-inom ng red wine sa kabuuang kalusugan ng katawan. Tandaan lang na uminom nito in moderation. Number 13, nettle tea. Mula noong unang panahon ng ancient Greece, ginagamot ng stinging nettle ang nananakit ng mga kalamnan at kasukasuan, eczema, gout at anemia. Maaari mong gawing tsaa, juice o ginagamit na ingredients and dishes ang halamang ito. Number 14, gumamela. Ang hibiscus ay isang garden flower, pagkain, tsaa at tradisyonal na halamang gamot. Ang mga karaniwang katangiang panggamot nito ay expectorant, diuretic, emollient, anti-infectious, anti-inflammatory, antibacterial, antipyretic, anodyne at nagpapalamig. Number 15, mansanas. Ang isang mansana sa isang araw ay maaaring hindi makaiwas sa doktor, ngunit ang pagkain ng mansanas ay maaaring makatulong sa natural na pagpapababa ng antas ng uric acid at sa gayon ay maiwasan ang pag-atake ng gout. Iyon ay dahil ang mansanas ay mataas sa fiber, isang nutrient na sumisipsip ng uric acid mula sa bloodstream upang maalis ito ng katawan. Ang mga mansanas ay naglalaman din ng malic acid na maaaring i-neutralize sa mga negatibong epekto ng uric acid na nasa katawan na. Kung ang iyong layunin ay bawasan ang posibilidad ng pag-atake ng gout, umiwas sa apple juice na kadalasang may idinadagdag na asukal na maaaring magkaroon ng kabaliktaran na epekto sa mga antas ng uric acid. Dagdag pa rito, ang juice ay hindi naglalaman ng fiber mula sa isang mansanas na siyang pinakakapakipakinabang para sa gout. Maraming opsyon na magagamit para makatulog o maiwasan ang pag-atake ng gout sa bahay. Karamihan ay natural at may kaunti hanggang walang side effect. Ang diet, ehersisyo at iba pang malusog na pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong na mapabuti ang gout at iba pang mga sakit na dulot ng mataas na antas ng uric acid. Gayunpaman, hindi nila laging mapapalitan ang kinakailangang medical na paggamot. Isulong po natin ang kahalagahan ng herbal at natural medicine. Ingatan po natin ang ating mga sarili. I-share po natin ang impormasyong ito para sa kaalaman ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para updated ka sa lahat kong videos. Diyos mabalos! Thank you for watching Go Organic!